Sigaw News Update. Magandang gabi mga Novoy Sihano. Ako po si Cecil Messina at narito na ang mga balitang aalingaw-ngaw sa oras na ito. Muling pinaalalahanan ng Department of Education ang mga paaralan na gawing simple at makabuluhan ang graduation rites sa nalalapit na pagtatapos ng mga estudyante ng mga public and private schools. Sa inilabas na direktiba ni DepEd Secretary Leonor Briones, Order No. 8, Series of 2017, nakasaad na maglalatag ng mga patnubay sa pagtatapos ng school year 2016 to 2017. Ito ay para sa mga gaganaping seremonya sa mga graduation na itinakda ngayong taon bago o sa mismong April 7, 2017. Ang naturang seremonya ay may temang Sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan. Sa balitang lokal, binigyang pagkilala ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Zarina Umali ang mga batang atletang nakapag-uwi ng karangalan sa lalawigan sa katatapos na Claraa o Central Luzon Regional Athletic Association Meet 2017. Sa ginanap na programa kahapon sa Sierra Madre Suites, Palayan City, pinagkaloob ni Kabanatuan City Vice Mayor Anthony Umali na bayaw ng gobernadora ang cash incentives ng delegasyon ng Department of Education Nueva Ecija Division. Kabilang sa mga binayayaan ng insentibo ang mga coaches and trainers ng mga manlalarong nanalo sa mga palaro upang lalo pang magpursige sa pagsasanay ng mga mag-aaral. Nakasungkit ang Team Nueva Ecija mula sa mga laban sa Claraa 2017 ng kabuuang 25 ginto, 38 silvers at 50 bronze. Abangan ang buong istorya niyan bukas ng umaga sa Balitang Unang Sigaw sa programang Double P. Ako po muli si Cecil Messina. Magandang gabi. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.doublep.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV 48. Maasahan mo TV 48. Kaibigan mo.